ay nandoon at ang widow na babae ay doon na sabay-sabay na nagbibigay ng offering. Ibig sabihin, ito po yung tinatawag na sa boundary. Boundary na po siya na kung saan pwedeng magsama ang lalaki at sa babae. Pero makikita po natin ang temple po ng Israel ay kailangan iiwalay ang lalaki at sa ang babae. No? Tapos, at meron yung trumpet. Alam niyo yung trumpet? No? Meron trumpet na hugis na kung saan, kung ito yung trumpet na hugis, dito, sabi 13 trumpet na offering plate na dito naghuhulog sila ng offering. No? Yung trumpet, kanyan, may magbibigay ng mamaya na huhulog sa kanilang pulsa or sa kanilang kasuotan at magdalagin yan. 13 yan. No? Kanya-kanya huhulog. Ngayon, ang ating Panginoong Hesus Kristo, para maunawaan o para makita yung kung sino yung nagbibigay, siya ay dumako kung saan kitang-kita niya ang lahat na nagbibigay. Pinapalo niya. Ayon po sa ating binasa, titignan mo natin, no? Sa verse 41, Jesus sat down opposite the place where the offering were put and watched the crowd. Ibig sabihin, hindi lang isang tao nagbibigay yan, kundi crowd. No, maraming tao ang nagbibigay crowd putting their money into the temple treasury. Many rich people threw in large amount. So, of course, may mga mahirap, may, at madalas, or madaming, sinasabi dito, madaming mga mayayaman ang nagbibigay ng treasury or yung offering para sa Panginoon. Okay. Bago ang lahat, ihinto namin yung story nito, papaunawa ko sa inyo yung giving at saka yung tithes and offering. Ang tithes po, ay ito po ay mandate ng isang Kristiyano. Kung ikaw ay tunay na anak ng Panginoon at sinasabi mo na Kristiyano, mandate sa atin na magbigay ng tithes para sa Panginoon. Ang tithes ay 10%. Naunawaan natin sa malakay. Pero ang pag-usapan po natin ay patungkol sa offering. No, minsan kasi, madami nag-isip ako, yung tithes sa offering ay isa na lang. No, iiwalay po yan. Ang offering, ito po yung nagbibigay ka para sa Panginoon. Ang tithes ay nagbibigay ka money po eh. Kailangan mo magbigay para sa Panginoon. Para kumbaga tax yan ng gobyerno. Sa Panginoon, ganoon din. No, kailangan magbigay tayo. Ngayon, itong widow na ito, di ka naiwan o pagkatapos na ano na yun, merong isang widow na ang widow ito po ay palo or walang asawa o namatayan ng asawa at nagbibigay siya ng pera sa Panginoon. Ngayon, madami ngayon sa atin sa Pilipinas na namatay na ng asawa, no? Especially sa mga kababaihan. No, ang widow na to ay babae. Alam niyo po ba sa Israel, na pag namatay ng asawa ang isang babae, ay siya, isa siya sa pinakamahirap. Katunayan na kung babasahin po natin ang Book of Acts, kung bakit po sila nagbibigay ng pera or nangangalap si Apostle Paul ng pera, isa na sa binibigyan nila ng dahilan, eto mga widows na babae. Kasi wala silang trabaho eh. At kung titignan din natin sa Old Testament, sabi, pag mag-harvest sila ng palay, of course, alam natin din sa Pilipinas, madaming palay, di ba? Pag nag-harvest ng palay, pag kumuha na ng palay, pag may nabulog sa ground, bawal lang po din yun. Kasi ang ganapot na yan, yung mga widows. No, kaya yung katunuan ni David, no, ang ginawa, si Boaz, sabi niya, ipagpag niyo po yung ano para mas madaming mahulog. Ano yung ano? No, ibig sabihin, lahat yan ng ano ay para sa widows at napakahirap po ng buhay ng isang babaeng balo. Or wala, balo. Okay, babaeng balo. No, na wala ng asawa. Ibig sabihin, kakaunti, kakarampot na lang ang meron siya. At ang matindi na ito, toys na lang ngayon, toys yung pera niya. Pagkahulog, kumbaga sa atin, lalagyan lang natin ng ano, no, obegon na lang yan, dalawang obegon. No, inulog. No, tapos na nakita yun ng ating Panginoon Jesus Cristo, sabi niya sa kanyang disipulo, halika kayo. Tignan niyo yung babae na yun. Siya yung nagbigay ng higit sa lahat para sa Panginoon. At dito,
Kaya na ano eh, the widow's offering, the real